5 minutes. Magsitayo na po ang lahat. Itanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip, sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingit sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, durutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
dikit pinto ng langit, kay Jesus kami ihalik. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, O Virgen ng Lourdes, kami ayong ampunin, huwag mong sipayuin, ikpi at dai. Ito ang samo namin, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay ginugunita natin ang pagpapakita ng ating mahal na ina sa Lourdes. At inaalala natin din sa mabuting balita ngayon ang mapagpagaling na biyaya ng ating Poong Hesus Nazareno. Hindi lamang pagpapagaling ng katawan, kundi ang pagpapagaling ng kaluluwa at ng tungo sa pagbabagong buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos, at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at itinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang ahatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat.
Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhimot, binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay maghihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat narinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alikabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulungang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbukal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalaya siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi na malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itananim sa isip namin upang kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay.
ng pagkain kaniyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "Pito po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin niya nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain dal manuta. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streamings. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Tinatanggap ba natin ang biyaya ng buhay at pagbabagong buhay mula sa ating mahal na poong Jesus Nazareno? Kung sinusundan po natin sa mga nakapagsimba ng mga nakaraang araw, ang mga pagbasa, may nakikita po tayong dalawang kwentong nangyayari na may karaniwang sa sinasabi, no? Karaniwang tema na pinagbubuklod, no? Sa isang banda, naririto ang sa unang pagbasa ang pagsariwa ng alamat ng paglikha ng tao, no? Hindi lamang basta-basta kwento na may detalye ng sinimulan ng mundo. Subalit pinakikita ang kasaysayan mula sa paglikha hanggang sa unang pagkakasala na naging tadhana sa libu-libong taon ng sangkatauhan. No? Hindi man eksakto ang detalye, pero may sinasabi tungkol sa ating pagiging tao sa kasalukuyan. Katulad ng karanasan ng pagiging tao ng mga Hudyo at yung kanilang pananaw bilang mga nilikha ng Diyos. Sa kabilang banda, naririto naman po ang kwento ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos ng ating poong Jesus Nazareno. Ang kaganapan ng pangako ng kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa ating naging tadhana
Dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, hindi lamang ipinakita sa kwento ni Adan at Eva, subalit nangyayari at ginagawa din natin sa ating araw-araw na pamumuhay. At sa araw na ito, nakita natin, no? Dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, ang kanilang naging kaparusahan ay ang paghihirap na dala ng pagiging hiwalay sa Diyos. Sa unang sulyap, para bang makikita natin na lahat ng paghihirap sa mundo, yung kailangan natin magtrabaho, kailangan nating magutom, no? Kailangan nating mawala doon sa hardin na kung saan ay binibiyayaan ang lahat ng sangnilikha. At kinakailangan natin maglakbay at magpursigi upang mabuhay ay dala ng kasalanan. Pero kung titignan natin, hindi naman yung trabaho, hindi naman yung pagkagutom, yung talagang kaparusahan. Ang talagang kaparusahan ay ang lahat ng paghihirap na dala ng mga karanasang ito dahil tayo ay nalalayo sa biyaya, nalalayo sa Diyos. At ang mas nagiging kamalayan natin ay uunahin natin ang ating mga sarili. Magkakanya-kanya tayo. Diba? Kaya nga mas mahirap eh. Kapag mas mahirap yung trabaho, mas mahirap yung mga ginagawa natin, mas mabigat yung mga pinagdadaanan natin dahil tayo'y nagkakanya. Hindi lang yung pakiramdam na para bang walang gustong makiramay sa atin. Pero higit pa roon ay para bang hindi natural sa atin ang damayan, samahan ang kapwa. Nasa kamalayan natin, eh ano namang itutulong ko? Ako rin kapos. Ano namang maitutulong ko? Walang-wala din ako. Na para bang binaliktad at hinilom ng ating pong Hesus Nazareno. Sa ating mabuting balita, nasaksihan natin, nahabag si Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanya, oras-oras nang walang nakain, nagugutom. Kaya bukod sa Kanyang mensahe na nagbibigay buhay, nagbahagi Siya ng pagkain. Sa pangangatawan, Siya ay nagbigay buhay. Pinakain Niya ang madla gamit ang pirapirasong tinapay, binasbasan at ipinamahagi. Isang paalala na kung tayo man ay nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay dala ng kasalanan at nagiging sanhiri ng pagkagutom, pangangailangan, hindi lamang sa kaluluwa, kundi sa katawan, ay naririyan ng ating poong Hesus Nazareno upang magbigay buhay. Hindi lamang sa kaluluwa, kundi sa pangangatawan. No? Hindi man tayo direktang binibigyan ng pagkain, subalit sa ating karanasan, sa dala ng kabutihan ng Diyos, tayo rin ay natutulak na ipamahagi ang kung anumang mayroon tayo. Ang magawa ang pagpapakain ng mga nagugutom, pagbibigay ng mga pangangailangan, higit sa lahat ang pakikiramay at pagkahabag sa nararanasang kahirapan, nararanasang pangangailangan ng ating kapwa. Subalit, ang pagpapasyang yun ay nasa sa atin na.
tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo sa banal na misa. Tinatawag din tayong ibahagi ang ating mga sariling katawan upang makiramay sa kapwa, upang tumugon sa kanilang pangangailangan bilang mga pinagpala, bilang mga iniligtas. Tinatawag din tayong maging pagpapala at tanda ng kaligtasan at pagbabagong buhay. Inaalala din po natin ngayon ang isang sandali sa ating kasaysayan kung saan sa pamamagitan ng mahal na ina ay ipinararating ng Diyos ang kanyang mensahe ng buhay at pagbabagong buhay. Nagpakita ang ating mahal na ina sa bansang Pranses sa isang batang babae ng nagngangalang Bernadette Subiru. Ipinaalala ang mensahe ng kaligtasang dala ng kanyang anak na nangyayari lamang kapag buong puso nating tinanggap, buong puso rin ang pagbabagong buhay at pagbaling sa kanya. Kaya naman sa paggunita sa ating mahal na inang nagpakita sa Lourdes, hingin natin ang biyaya na sana yung natatanggap nating biyaya hindi lamang dala ng pagsisimba at pagdedebosyon, pero yung mga araw-araw na kabutihan ay hindi lang sana manatili sa atin. Subalit, naisa sa buhay, na ibabahagi, nagbibigay buhay, nag-aanyaya rin sa pagbabagong buhay. Hingin natin ang kakayahang gawin ito sa ating pagpapatuloy ng banal na misa. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Kung ako'y nabiyayaan ng Diyos, paano naman ako magiging biyaya at paghihilom sa iba? Mahal na ina ng Lourdes, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga nagtatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na nagiging tanda ng kabutihan ng Diyos sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang buhay ay handa.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang kaparian. Alalaan mo rin na kayo mga kapatid na ay malayagasang sila ay muling buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at palatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ay ninang Diyos, nang kabihang puso yung San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa iyong kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basan hinatid
Announcement, kung kayo po ay meron na itatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin ito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya, ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay pandaigdigan din ng ngayon din po ay pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaya atin po ipagpapanalangin, hindi lamang po ang ating mga mahal sa buhay na nagkakasakit at may mga malubhang karamdaman, kundi lahat po ng may pinagdaraanan, lahat ng mga uri ng pagkakasakit, hindi lamang sa pangangatawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Magsiyuko para sa pagbabasbas. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas sa mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at panmimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw na nagdadalamhati, panalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, panalangin mo kami. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Magsiyo ko muli para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,